Good morning, Pilipinas! Welcome back dito sa Panahon TV. Ngayon, alamin natin kung may mga pag-ulan o magpapatuloy ang pangkalahatang maaliwalas na panahon sa mga piling lungsod ng bansa. Sa Cabanatuan City, nitong mga nakaraang araw natala dito yung pinakamataas na temperatura. Ngayon, papabor itong mga pag-ulan sa ating mga magsasaka. Ang temperatura dito ay naasang papalo sa 34 degrees Celsius. Good news naman para sa mga papasok na ngayon sa opisina dito sa Calayan Islands, Calapan, Dumaguete, pati na rin dito sa Rojas City. Sa mga kababayan natin sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, sa mga jeepney at bus drivers sa Surigao at pati na rin sa Dipolog, good news po dahil dito ay asahan ang magandang lagay ng panahon. Ngunit pagdating sa hapon o kaya naman ay sa gabi, may mga tsansa pa rin ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At ngayon, balikan naman natin ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng PAGASA. Binabantayan pa rin natin ang low pressure area dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ito nga ay uling namataan sa layong 1,200 kilometers northeast ng Basco, Batanes. At ayon kay PAGASA weather forecaster Chris Perez, ito ay magtatalagal pa sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya naman sa mga susunod na araw, asahan pa rin natin yung maulap na kalangitan na magdadala ng mga mahina hanggang sa katamtama mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Ngunit kabaliktara naman yung panahong iiral, dito yan sa bahagi ng Visayas hanggang sa Mindanao dahil makakaranas ito ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ngunit maging handa pa rin dun sa mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Bago tayo magtapos, papabaunan ka muna ng pampasmile sa araw mo. Kapag tayo ay magpipicture pagkatapos ng bilang ng 3, napapapigil tayo ng hininga para makangiti ng maganda. Pero itong makikita nating pictures ay parang magnet na kapag nakita mo, tiyak ay mapapangiti ka. Si Kohaku ay leopard gecko na alaga ng full-time animal mom na si Taylor Nicole Dean. Napaka-cute talaga ng smile nitong si Kohaku. Kasama niya ang isang plastic gecko toy na parang kakambal na niya dahil hindi sila mapaghiwalay. Ang mga pictures na ito ay sobrang pinagkagulhan sa social media. Lalo talagang nadadagdagan ang ngiti kapag nasa-share natin ang mga pictures na nagbibigay kagalakan sa atin. Sabay-sabay nating silipin ngayon ang mga nagpadala sa ating photos of the day. Talaga namang hindi magpapahuli at sinulit ni Mark de los Reyes ang vitamin C na nakuha niya sa Anilao, Batangas. Ito naman, sinend ng ating traveler at Panahon TV producer na si Paul Michael Kaisip. Napakaganda ng rice terraces dito sa Cabayan, Benguet. At may title pa itong picture na Hagdana ng Bukid. Lastly, ang ganda ng landscape view ng pinadala ng photo ng ating dating intern na si Colleen Bicomong dito sa Sinloan sa Laguna. Ang gaganda, no? Keep sending your photos, guys. Mapa travel man yan, OOTD, selfie, groupie, o ang inyong nilutong pagkain. Basta huwag kakalimutan ng ating official hashtag, #insatag-init, #goexploremore, at #panahonTV habang nagpapatuloy pa rin ang tag-init season sa ating bansa. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Santayas, reminding you to smile because life is beautiful. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko, o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas, pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 30,
2013 at 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na imbahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV.